Hello mga kahapapes, yun yan pala yung papakita kong gawin niya yun, around the world cake. Yan, ito palang cake na to. Ito yung pinaka matagal ang preparation sa mga nagawa kong cake. Dahil sa mga topper details, kailangan talaga ng more time na gawin. Kasi yung mga flags, kailangan kong gawin ng maayos, syempre. At gagawin ko kasi 10 flags, so kailangan ko ng enough time para magawa lahat yun. So, 1 week before, ginawa ko na siya. At nung nagawa ko na siya, na-dry, kinip ko na siya sa box para anytime, pwede ko na siyang gagamitin. Mahirap kasi yung gagawin ko siya ng 1 to 2 days dahil may baby ako. Yan palang ginagawa ko. Lagyan ko siya ng dowel na merong separator plate para mas maging stable yung cake. Yung separator plate kasi yun yung mismo papatungan ng cake sa ibabaw para mas maging stable, kasi medyo mabigat din yung cake na ilalagay ko sa ibabaw, so para hindi siya masyadong mag-shake or mag-move kasi nakapatong siya sa separator plate. At may dowel din siya at support sa ilalim. Kasi ibabiyahe pa siya. So, hindi ako masyadong kakabahan na pag bumiyahe, maaalog or masyashake siya. Possible na baka masira yung cake, mag-roll yung mundo sa ibabaw. Kasi pag masyado nagagalaw, syempre baka mag-crack yung cake, masisira. So, yung separator plate, mas maging stable yung cake kasi nakapatong talaga siya doon. So, hindi siya basta-basta gagalaw or mashishake kahit na ibiyahe. So, yung nag-order pala ng cake na to, si Ma'am Pam, sister-in-law ni Sis Rhea. So, pag recommended, mas may ka ba paggawa ng cake? Kasi, syempre, ayoko naman na mapapahiya yung nag-recommend ng hap-hap best. So, kailangan, mas magagawa ko siya ng maayos, mas maganda, at na-meet yung expectation ng kliyente. So, para hindi naman mapapahiya yung hap-hap best at yung nag-recommend sa hap-hap best. So, yan. Mahirap magpakinis ng bilog. So, ang gamit ko dito, yung flexible scraper. Yan, nag-cram coat muna ako bago ko lalagay yung final frosting. Kasi light color yung frosting, so kailangan walang mga crumbs na lalabas. So, yan. Mas madali magpakinis ng bilog pagka yung flexible scraper ang gagamitin. Lalo na pagka ang frosting is yung talagang kailangan smooth. So, kailangan meron talagang flexible scraper. Yung ginawa ko pala dito sa frosting na to, ayan, nilagyan ko siya ng light blue, dark blue, para hindi naman siya masyadong plain na light blue. So, para magmukha siyang parang tubig talaga. Mukha lang naman. Ayan. Yung mapa pala, may nabili rin akong pang-cut. So, hindi ako nahirapan mag-cut ng map. Ayan. Ginawa ko lang din siya ahead. Kinip ko sa box para ready to use. Ganon din yung airplane. Edible din siya, fondant. So, may nabili na lang din ako na bang shape ng airplane. Tapos, ako na lang yung naglagay ng details. Simpleng details lang. Yan na yung mga plugs na nagawa ko. Na hindi ko sukat akalain na magagawa ko. Salamat sa Lord sa paggabay niya sa mga ginagawa ko. Especially sa mga topper, design ng cake, kasi wala naman talaga akong proper training about sa paggawa ng cake, mga topper. So, talaga nagpapasalamat ako sa Lord na patuloy na pinagpapala niya yung gawa ng aking mga kamay, dahil pag nakikita ko yung mga gawa ng cake, parang hindi ako yung gumawa. So, talagang nagpapasalamat ako sa Lord na ginagabayan niya ako sa lahat ng mga ginagawa ko. Yeah. Ito, pag nakita ko to, ito talaga yung nakaka-proud na nagawa ko, kasi pag nung natapos ko siya, parang hindi talaga ako yung gumawa.
Ayan, thank you for choosing Hap Hap Best. Happy birthday, Chase. God bless you always.